ang recipe po natin for today, banana con yelo in caramelized syrup. So dito po, kakailanganin po natin ng 8 to 10 pieces ng saba or banana, 4 tablespoon brown sugar, 500 ml ng water, at syempre, kailangan natin i-slice yung ating saba into cubes. So ginagawa po natin to guys, para sa ganon, pantay po yung pagkakaluto at mas mabilis siyang maluto. So ang gagamitin nun po natin ditong saba ay yung hinugna. Nang sa ganon, mas matamis po siya at mas masarap po yung lasa. After po natin ma-slice yung ating saba, sasalang po natin yung kawali at lalagyan po natin ng tubig. So hihintayin po natin itong kumulo. Once na kumukulo na po yung tubig, lalagyan na po natin yung ating hinihilang saba. Po natin siya at hihintayin maluto ng around 10 to 15 minutes. So once na konti na po yung tubig, haluin po natin siya and oras na po para ilagay yung ating brown sugar. At ngayon po haluin po natin siya. Para sa ganun, may distribute po ang ating sugar sa ating saba. Siguro guys, mga 1 minute na lang to kasi luto naman na yung saba. So once na okay na, itra-transfer natin siya sa bowl at hayaan natin siyang lumamig for around 10 minutes. Ready na yung ating saba, susunod naman natin yung ating arnibal. Kakailanganin natin dito ng brown sugar, 1 cup, at tubig na 1 cup din. So 1 is to 1 yung ratio natin dito, guys. So muli, sasalang natin yung kawali at ilalagay natin yung ating tubig. And isusunod na kagad natin yung ating brown sugar. Ang pagkakaiba nito guys, kailangan natin itong bantayan at lutuin lang sa may ng apoy. So daan-daan lang yung pagluto rito guys. Kasi kapag masyado malakas yung apoy, maaaring masunog yung ating nilulutong arnibal. So kailangan nakabantay din tayo dito. Ayan, so makikita natin, after siguro ng 10 minutes, so makikita natin malapot na siya. So kapag ganito guys, para sa akin okay na to, pwede na siyang i-transfer sa isang bowl o isang lalagyan. At hayaan natin siyang lumamig. So habang hinihintay natin lumamig yung ating arnibal, magsishave na tayo ng ice na gagamitin natin para sa ating banana con yelo. So gagamit tayo dito ng isang ice na mga siguro guys, ito is 5 pesos siguro. Good for 2 to 3 serving na to guys. Okay, so kapag nagsishave tayo ng ice, huwag natin masyadong dinan yung ating ice crusher para sa ganun. Pino at maganda yung pagkaka-crush ng ating ice. Hindi siya buo-buo. Yan, so mukhang ready na yung ating ice. Bubutasin na natin yung ating evaporated milk. And i-ready na natin yung ating mga serving cup.
So ang ilalagay natin dito is around 4 to 5 siguro na tablespoon ng ating aminatamis na saba. At kung gusto niyo tong video natin guys, huwag niyong kalilimutang mag-like, mag-comment at paki-share na rin. Share na rin at mag-subscribe na rin sa ating channel. So siguro okay na yung 5 na tablespoon ng arnibal, pero kung gusto niyo ng mas marami o mas matamis, pwede niyo siyang dagdagan. And then lalagyan na natin siya ng yelo. So ang yelo guys is hanggang mapuno yung ating baso ng ice, kasi malulusaw pa ito mamaya pag hinalo natin kasama yung gatas. So lalagyan na natin siya ng 60 ml ng evaporated milk. So kung kulang pa sa inyo yung palagay niyo kulang yung tamis, pwede niyo siyang dagdagan or additional. At so makikita niya, dinagdagan ko siya ng 1 tablespoon pa. So, masarap din itong lagyan ng leche flan o kaya naman ice cream. Ayan, so thank you guys sa panonood. Paki-share na lang yung ating video at mag-enjoy sa ating pagkain. Maraming salamat!